lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, papasok pa lang po ang marami sa atin. Dahan-dahan po tayo at wag tayo magmamadali. Naririnig naman po ako at nakikita sa screen sa labas. Gayun din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayong ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay tinatawag nating Linggo ng Mabuting Pastol. Paalala sa atin na ang ating pong Jesus Nazareno ay nangangalaga at kilalang kilala tayo, bawat isa sa atin. Kaya ang tawag at ang panawagan ay ang makilala din siya at isabuhay ang kanyang mga salita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon din po ay araw ng mga bokasyon. Ipanalangin natin hindi lamang ang mga nagpapari, kundi ang bawat isa sa atin na tinatawag ng Panginoon sa isang natatanging paraan. Anong uri man ng trabaho, uri ng pamumuhay, lahat yan ay binasbasan at pinabanal ng Panginoon bilang pamamaraan ng pagtugon sa tawag na sundan siya at tumungo sa Ama. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Ninupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinabubuni ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesu Kristo, lugtong
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdagan sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos
hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ako sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pastol na nabuti, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkos pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po'y araw ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga hiling at panalangin. Sa iba po sa atin, araw ng pamamahinga, long weekend na naman at Mayo 1 bukas. At sa lahat naman, may pasok man o wala, nagtatrabaho man o hindi, pumapasok man o hindi, araw po ito ng ating pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman po, bilang pagkilala sa ating Panginoon at Diyos, palakpakan po natin siya. Alam nyo kasi kung paano kayong kilala ng isang tao. Minsan, pag malapit na malapit kayo, meron kayong sariling wika at pananalita. No? Yung mga magbabarkada dyan, magkakatropa. No? Pag sinabing alam na, no? Alam nyo na yan. No? May gagawin kayo kapag ganitong oras o kapag may nagsabi ng ganito, susundin ninyo. Kapag may taong malapit sa atin, sinasabi natin kung kilalang kilala niya tayo o kilalang kilala natin sila, minsan pupunta, tawag pa lang sila. Alam mo na ang kailangan, alam mo na ang sasabihin. Kung magkikwento sila o mag-aaya na kumain sa labas, alam nyo na ang mangyayari. Isang magandang karanasan para sa atin ang may mga nakakakilala sa atin. Sabi nga nila, sila yung mga marunong mag-adjust sa ating pagkatao. Eh yung mga hindi pa tayo masyadong kilala, mahihiya-hiya pa yan o tayo pa yung mahihiya sa kanila na magsabi ng iniisip natin o ng sinasabi natin o yung pangangailangan natin. Pero yung kilalang kilala tayo, alam na niya. Pare, mare, usap naman tayo, handa yung magbigay ng oras. O kung hindi man, pwedeng bukas na lang. May pinagdaraanan din ako. Yung pagkakakilala ay bahagi ng ating karanasan na para bang nakikita ng ibang tao yung
isip at puso natin na hindi kapareho ng sa iba. Kaya lang minsan nagagamit natin sa masama. Pag sinasabi natin, hindi, kilala ko yan, kilala ko yan. Lalo na kapag sikat na tao, siyempre, gagamitin nating ticket yon para makapunta sa kanya, para magkaroon ng mga pribilehiyo. No? Kahit minsan, di naman talaga tayo kilala, nagpapanggap pa tayong kilala nila. No? Yung pagkakakilala ay isang tanda ng malalim na pagsasamahan. O kung lalaliman pa natin, higit na malalim na pag-ibig ng magulang sa anak, ng mga magkakaibigan, ng mga magnobyo, ng mga mag-asawa, ng bawat kapwa. At bakit ko po binalikan na ganitong karanasan? Ang atin pong mabuting balita ngayon ay tungkol sa ating poong Hesus Nazarenong mabuting pastol. Minsan din natin nauunawaan yung ibig sabihin nun kasi wala namang tupa o malaking pastulan dito sa Pilipinas, no? Masikat tayo sa baboy, sa baka, sa kabayo. No? Wala tayong masyadong tupa kasi siguro yung panahon natin hindi akma para sa mga tupa na magparami rito, no? Gayun man, may ibang lugar na nakakapangalaga ng tupa, no? Sa mga malalayo at sa malalamig na lugar dito sa Pilipinas, no? Pero yung katotohanan ng pagiging pastol o ng mabuting pastol ayon sa pagbasa ay isang pastol na nangangalaga ng mga tupa na kilala ang bawat tupang inaalagaan niya. Kasi hindi yan po tulad ng kung paano tayo mag-alaga ng mga hayop ngayon, 'di ba? Nakakural, isa-isang papakainin, no? Noong mga panahong iyon, ang mga pastol, yun lang ang ginagawa. Binabantayan lang ang mga tupa. Kaya sa buong magdamag, kung yun lang ang kasama mo, talagang makikilala mo ang bawat isa. Papangalanan mo pa para ikaw hindi ka makalimot. O yan, si Spotty. Kasi meron siyang itim na spots dun sa ilalim ng kanyang leeg, no? O yan, si Tapang, kasi kung saan nagpupunta. Parang yung sa mga nag-aalaga ng mga aso't pusa ngayon, pag marami kayong alaga, may bawat pangalan kayo, at alam niyo yung ugali ng bawat isa. Paano pa kaya sa pastol na yun lang ang trabaho magdamag? May malalim siyang pagkakakilala. At iyon po ang imahin ng ating poong Hesus Nazareno na pinakikita ngayon. Itong poong ito, sinasabi niya sa atin ngayon, kilala niya tayo. Siguro higit pa sa pagkilala natin sa sarili natin. Alam niya yung gusto natin, alam niya yung mga ayaw natin, alam niya yung mga tunay na pangangailangan natin na hiwalay pa sa gusto natin. Hiwalay pa sa mga nais lang natin. Alam niya yung mga pangarap natin. Alam niya yung mga panaginip natin sa buhay. Alam niya rin higit sa lahat ang ating mga hahantungan. At umaasa siya na yung tunay na hahantungan natin, ay yun naman talagang pupuntahan natin sa huli. Pabalik sa Kanya. May malalim na pagkakakilala ang Diyos sa bawat isa sa atin at sa ating lahat bilang isang bayan. At dala lang ito ng pananampalataya, no? Kasi ilan tayo ngayon? 800 sa loob. Mugit kumulang. Meron pang nasa labas. Para bang imposible namang makilala ng isang tao ang lahat ng ito, no? Ako nga bilang pare, hindi ko kayo makilala lahat, eh. No? Kitang-kita ko na kayo, pero sa mukha lang ang pagkakakilala ko sa iba. Yung iba kilala ko kasi matagal ko nang nakakausap. Pero dala ng ating pananampalataya, alam natin na ang Diyos sa ating pangungusap sa Kanya
sa paglikha niya sa atin, sa pag-araw-araw na paggabay niya sa atin, hanggang sa bituka, alam niya kung sino tayo. At dahil alam niya kung sino tayo, dalawang bagay lamang po ang panawagan sa ating pagpapakinig at pagninilay kay Jesus bilang mabuting pastol na kilala tayo at gumagabay sa atin. Una, tiwala. Kasi kung kilala naman natin ang isang tao, hindi ba't pinagkakatiwalaan natin yung mga salita niya? Kahit minsan sinasampal na tayo ng katotohanan, alam natin na sinasabi niya yung mga bagay na yun dahil sa tiwala. At dahil nagtitiwala tayong alam niya ang nakakabuti para sa atin. Ginagabayan tayo, sinasamahan, minamahal. Kasi alam natin na hindi tayo pag-iisipan ng masama, no? Pero na lamang kung traitor siya o paasa. Pero ang Diyos, malalim ang pagkakakilala sa atin. Kaya kapag dinadala tayo sa mga sitwasyong hindi tayo pamilyar, kung minsan may pinagdarasal tayo, hindi naman yun yung gusto natin. Iba yung ibibigay. O hindi niya ibibigay sa panahong gusto natin. May tiwala pa rin ba tayo na kung anumang ipagkakaloob niya, kung saan man niya tayo dadalin, ay bunga ng isang malalim na pagkilala kung sino at ano tayo. May ganun ba tayong malalim na tiwala sa mabuting pastol sa mga panahong tayo'y hinahanap siya? Sa mga panahong tayo'y pakiramdam natin, may mga mahihirap na bagay tayong dapat pagdaanan. Mga krisis sa buhay. May ganun ba tayong tiwala? At ikalawa, kung ganito kakilala tayo ng Diyos, ng ating poong Jesus Nazareno, tayo rin ba kinikilala natin ang ating poong Jesus Nazareno? Ang nais lang niya sa atin ay mabuhay ng mabuti, ng ayon sa pananampalataya, ng mamuhay, ng may katarungan, ng may pagmamalasakit, nang may iniisip ang kapwa. At kung kilala niya talaga tayo, dapat matik na sa atin yun. Kasi may mga pagkakataong minsan, kilala natin siya sa loob ng simbahan, pero paglabas natin, pagtrabaho, pagpera, pag ibang bagay na pinag-uusapan, huyo na ang Diyos. Ibang usapan na siya. Para siyang kabit. No? Nawawala. Kilala ba natin siya? At yung malalim na pagkakakilala ba natin ay bumubuo din sa ating pagkatao? Dahil katulad ng isang taong kilala at minamahal natin, dapat yung ating pananampalataya sa Diyos ay humuhugis at bumubuhay sa ating pagkatao. Kaya nga yun ang panawagan. Tuklasin natin ang ating bokasyon. Lahat tayo tinatawag sa banal na pamumuhay. Kapag sinabi natin bokasyon, hindi lang yan pagpapari. Bawat isa sa atin, tinatawag ng Diyos sa isang natatanging pamamaraan ng pagiging banal. At sana sa araw-araw nating pamumuhay, matuklasan natin ito. Nang isa itong pamamaraan ng pagiging malapit, pamamaraan ng malalim na pagkilala, pamamaraan ng pag-ibig sa Diyos na gumagabay at umiibig sa atin bilang mabuting pastol. Naway pagkatiwalaan natin siya, naway kilalanin natin siya sa ating buhay. Poong Jesus Nazareno, mabuting pastol na muling nabuhay, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayang, isang kawan na tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaok sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Ama, ang dakilang pastol. Taglay ang pagtitiwala sa kanyang malasakit at pag-ibig sa atin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bayan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat, ang ninanais, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bukasyon sa buhay pagpapari at pagiging relihiyoso at relihiyosa, mas madama nawang tumugon sa panawagan ng Diyos upang mas maalagaan ang kanyang kawan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin, O Ama, upang sa aming pagsisikap na maganap ang iyong kaharian, madatnan mo kaming kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Hintayin
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ng langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, pinagpala at naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana o sana sa kaitaasan, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang mabuting pastol, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mananatili po ang mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, April
30:23 ngayon po ito. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap ni kaanim ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, Rektor ng Antipolo Cathedral, at susundan ito ng aral lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo'y iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon ay amen. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno, sana ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.